Magandang araw muli, mga kapwa ko OFW. Kumusta naman kayo? Malapit na matapos ang taong 2019. Nasa December pa lang tayo. Dapat usapan natin tungkol sa Pasko o kaya New Year. But then today, pag-usapan natin ang about sa pag-ibig. Ito po yung pag-ibig na hindi tungkol sa puso, ano po. Pag-ibig is ito yung pag-ibig fund. Base na rin sa initiative ng Duterte administration na lahat ng mga services o di kaya yung mga sangay ng gobyerno sa Pilipinas ay dapat mayroon silang mga online systems para na rin mapadali ang mga serbisyo nila. No? So this is it. Yung pag-ibig fund, they just announced or launched their new system online. It's called Virtual Pag-ibig. And so, ladies and gentlemen, guests, please join me as we experience Virtual Pag-ibig. As mentioned by Secretary Del Rosario earlier, the Virtual Pag-ibig is our efforts in heeding the call of President Rodrigo Roa Duterte to improve our services and make it more responsive to the needs of our members through the use specifically of technology. The Virtual Pag-ibig is found in our website. Just go to the website www.pagibigfund.gov.ph or www.pagibigfund.gov.ph and click on Virtual Pag-ibig link. So we will walk through kung paano nga ba gumawa ng account sa Virtual Pag-ibig, ano, para na rin magkaroon kayo ng access sa naturang online system. So first, of course, puntahan lamang yung website ng pagibigfund.gov.ph. Once you are already in the Pag-ibig Fund homepage, i-click nyo po yung Virtual Pag-ibig link. Ayan po, ano. Ayan. So, pagka-click nyo yan, you will be presented with some menus. But then, we will focus on the last menu, yung login or create an account. So, yes, i-click nyo lang yan. Continue. Then, after that, yan, makikita nyo po yan, ano, create your Virtual Pag-ibig account. So, yes, just click that button, create account. Yan. So, yan po, ano yung makikita po ninyo, ano. Actually, there may tatlong option kung paano kayo makapag-create ng account, ano. Unang-una is yung via your loyalty card plus. Kasi yung pag-ibig, nagbibigay sila ng loyalty card. Yung pangalawa naman is create your account online and activate at the nearest pag-ibig fund branch. So medyo ito may ano pa, may kahalong manual. And then yung pangatlong option is of course yung mga wala sa Pilipinas, wala naman pong mga kumbaga sangay ng pag-ibig sa ibang bansa. So dito tayo ano sa account creation for OFW. Yan. So, click nyo lang yan. Click here. Account creation for FWs. Then wait for it to load. Then, yes, you will be presented with this one. Mga initial information na kailangan nyong fill up. So, we are now in the Virtual Pag-ibig Account Creation. First field na kailangan nyong i-fill up, of course, is yung pag-ibig number. Second is yung last name, first name, middle name, and then yung date of birth. And of course, ito yung napaka-importante, ano, yung mobile number. Ngayon, bakit ko pa ginagawa ito? Kasi, tatanungin nyo naman sa akin, ang pwede lang naman ilagay dyan na mobile number is yung mobile number sa Pilipinas. Thankful ako, ano, kasi nung nagbakasyon ako, bumili ako ng SIM card. So, lahat ng SIM card sa Pilipinas, automatic ng roaming. So, pwede mong gamitin sa mga ganitong paraan. Ano. Kaya, napaka-useful lang may roaming ka. You can activate some services in the Philippines even you are
outside of the Philippines or you are working overseas. So, ayan. Of course, meron akong mobile number. So, yeah. I-fill up nyo lang yan. And proceed. Then, just input the one-time PIN. Then, after that, pagka-click nyo na yan, you will be presented na ano, makikita na niya yung details mo, yung pag-ibig number, member's name, then from here, no, fill up nyo yung mga basic information like country of assignment, email address, tapos, of course, security question para pag nakalimutan nyo yung mga password ninyo, madali nyo lang siyang ma-retrieve, ano? May tatlong security question yan. Of course, may i-verify din yung pagkataon ninyo. Yung mother's maiden name, kung saan ipinanganak, yung nanay ninyo. Yes. So, ganun lang. Fill up nyo lang mga yan. Ito yung next is napaka-importante yung ano, part din niya for your account verification. It will ask you to upload your ID. Of course, kailangan passport ang ilagay ko dyan kasi passport lang naman ako, meron ako. O kaya other ID. Then, ito, ano, yung isang part ng i-upload ninyo, upload a selfie. So, kailangan hawak-hawak yung ID ninyo. Click that tick button that you certify everything is correct. Then, submit. Yes. So, yan, ano, makikita nyo yung, ano, message niya. You have successfully created your virtual pag-ibig account. Please wait for the activation notification that will be sent to your email. So anyway, yung matatanggap yung activation email will contain isang temporary password. Pumunta lang ulit kayo sa virtual pag-ibig, then log in. Tapos makikita nyo doon, first time log in. Ilagay nyo lang yung temporary password. Then, yung system will ask you to create a new password. Ayan, after nyo maglagay ng new password, of course, meron kayong matatanggap na message na password reset successful. You can now log in into virtual pag-ibig. So, ayan. You are all set, ano. Once you are logged in, you will be presented with your own dashboard, ano. Alam nyo kung bakit ako gustong-gusto kong magkaroon ng mga account ng mga ganito, ano? Lalong-lalo na yung mga government offices. Kasi, pwede mong ma-view yung mga contribution mo at saka yung status ng account mo online without asking someone to check for you sa office ng pag-ibig sa Pilipinas and po. But then, yung pinaka-favorite ko is of course kung continuous ka pa rin sa inyong contribution ano sa pag-ibig, of course ito, yung pay online. So, para hindi ka na nagpapadala, hindi ka na nakakaltasan sa mga ano, remittances at hindi ka na rin nangaabala ng kamag-anak mo. Yan, ganda yan. Yung feature na pay online. So, yun. Maraming salamat sa panonood. Kung may mga katanungan kayo, just leave a comment below. Then we will try kung masasagot natin. Kung hindi naman, we will give you some informations na makatulong sa inyo. So as usual, subscribe na lang po kayo sa ating channel. Then you can share also this video to help me grow my channel. Just like, comment, and subscribe.